Hiwala yung Jodin Love din, naging trending na ito sa social media at halo-halong reaksyon ng nagsilabasan kung ano ba ang dahilan at kung sino ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sa hiwalayang ito ay hindi maiwasang maidawit ang nakababatang kapatid niya si Pressman na si Isa Pressman bilang third party daw ng hiwalayang Jodin. Maraming bait items ang nagsilabasan at mga videos na hindi naman malinaw. At may isang netizen na nagbigay ng reaction na nagngangalang Angel de la Cruz na para bang alam ang totoong nangyari tungkol sa Jodin Love Team. And I quote, "Hindi nga nag-cheat si James. Sana alam nyo ang true story. Matagal nang hiwalay ang Jodin para sa kaalaman nyo. Maayos silang naghiwalay. Then etong si James, bet si Isa, so di siya nag-cheat kasi nakipag-break. Then pinopormahan ni James si Isa. And etong si ate mo na din, di matanggap na hiwalay na sila. So nagtataka kayo, bakit magkasama silang tatlo sa mga hangout? Si Nadine, pinagpipilitan niya pa sarili niya kay James. Kasi di niya matanggap na wala na sila, nagpapakamarte siya. Alam lahat ni Nadine. Basta, nakakatamad mag-type? Hehe. Basta, di nag-cheat si James. PM niyo ko kung gusto niyong malaman true story. Hahaha. Joke. Wag. Baka sumabog ang messenger ko." You know what guys? Bakit di agad umamin si James na hiwalay na sila? Though, of course, artist sila, may career silang pinoprotektahan. And kung maalala nyo, sa isang interview ni Vice kay James, may tinanong si Vice kay James. And ang sinagot ni James is, ayaw niya daw ma-feel na magselo siya. Tinanong ni Vice, sino? Sagot ni James, she. And yung she na yon, si Isa yon. May mga pics pa, huwag kayong mag-alala. Ha ha ha. Yes, oo, mahal na din si James. Hindi naman siguro siya maghahabol ng ganyan kung hindi, di ba? Ilang taon din sila. And yung kainin mo yung sakit na makita mo harap-harap James at Isa nagyayakapan, magkahawak kamay, di ba? Ayaw kasing mawalay sa mata ni James si Isa sa mga hangout nila. Ang laging kadikit ni James si Isa, si Nadine? Ayun, sumama kasi gusto niya makita si James. Habol, siguro ngayon natauhan na siya. Meron pa, nung nag-New Year at Christmas si Nadine, alam niyo ba ton? Hindi. Isa din yan si Keiko, Danny at Sam, kumukonsinte mga plastic naman. Post-COVID pics, ang masaklap lang talaga yung pinagmukha nilang ewan yung mga fans nila na pinaniniwalang sila pa kahit hindi naman talaga. Nung nag-bora sila, kitang-kita sa pic kung gaano iwasan ni James si Nadine. Isa sa party-party, kineme nila na mas nilalipitan niya si Isa kesa kay Nadine. May di pa kayo alam about Christmas and New Year na ang sakit para sa side ni Nadine. Ngayon lang sila naglakas ng loob na umamin sa publiko na wala na sila, siguro di na kaya ni Nadine? Pagod na ganon. Nagda-date na sila Isa at James noon pa at hiwalay na ang Jodin noon, so walang cheat doon. At about sa pics na lumalabas na sweet si James at Isa, alam lahat ni Nadine yun. At eto pa ang sinabi ni Angel de la Cruz, "Yaan nyo, malalaman nyo din, totoo, nakakatamad kasi mag-type." At dahil sa mga hindi magagandang komento tungkol kay Asi Pressman, hindi maiwasang ipagtatanggol din ito ni Asi Pressman at sa kaniyang post, "Hindi po papatol ang kapatid ko sa mga sinasabi ninyo, pero bilang ate, hindi ko naman po yata kayang panoorin na patuloy po siyang binabato ng mga masasakit na salita dahil nananahimik lang siya." This was me and Nudz last night, watching how some of us become cruel over untrue statements. Initially, we all laughed about how crazy the things that woke us up yesterday were. And then, they started getting out of hand at di na yun tama. Ayaw na po sana namin patulan, but we decided to post something because cyberbullying is not okay. It is never okay. Be careful with the words you say and things you think are true on social media. They're not always the truth. Do not be so quick to point fingers when you do not have the proper information. Hashtag, think before you click. We're all okay. Sana po kayo din. Let's respect everyone.